Ano naman, may justisya ba kami dito? Di ba? Parang judge yan eh, na nag-file ng kaso at ang kaso nasa korte niya. May laban ba ka doon? Alright, magandang araw at kamusta po ang lahat. At narito po tayo para talakayin naman po natin itong nangyaring pagdinig sa NTC kaugnay sa kaso umano ng Siminay ito sa kanilang prangkisa. Base naman sa final na House Resolution ni Congressman Migs Nograles. Mga kababayan po natin, tapos na ang unang hearing, baka posibleng itong huli. Dahil ang mga legal counsel, mga abogado ng Siminay sa pamumuno ni Attorney Rolex Suplico at Attorney Mark Tolentino ay nagreklamo at gusto nila na mag-inhibit na umano itong mga commissioner ng NTC. Dahil mga kababayan po natin, sila pala ang complainant, sila rin yung magbibigay ng hatol patungkol sa issue ng Siminay. So talagang bias o mano, mga kababayan po natin, impartial nga ang mangyaring investigation. At syempre, aasahan po natin kung ikaw yung magpa-file ng reklamo, ikaw yung magbibigay ng hatol, talagang ang gusto mong ihatol dyan, yung pabor sa iyo dahil ikaw yung complainant. Alangan, ikaw yung nag-complain, kukontrahin mo ang iyong complain, di ba? Kalukuhan, kagaguhan po yan, mga kababayan po natin. Kaya ito na nga, nag-file na ang abogado ng Siminay News. Alam naman po natin, mga kababayan po natin, na mukhang minadali at sinundan lang ng NTC itong ginawang resolusyon ng House of Representatives. At mukhang walang tamang investigasyon. Kumbaga unconstitutional nga ayon sa mga abogado ng Siminay ang naging decision ng NTC. Imagine nyo, mga kababayan po natin, ay binigyan sila ng syukos na umano'y dapat sagutin nila ang reklamo ng NTC within 15 days. Pero may kasabay na suspension. Ano ang naging basihan o ano ng suspension kung hindi pa nangyari ang investigation? Di ba yan? Kita na po yan ang ating mga kababayan na malinaw na ito ay panggigipit lamang umano. Nag-file kami ng motion to inhibit the commissioner and her two deputies. Na-receive na ito ngayon. No? Itong kopya natin, wala pa itong tatak kasi nasa press ito. Pero na-receive na ito at final na namin sa hearing officer. Okay? Ngayon, bakit kami merong motion to inhibit? Now, ito, oh. Ito. Ito, sige. Dahil lang di kumano. Okay, ito. Ito, sige. Kasi, ang korte, NTC. Ang complainant, NTC rin. Huh? Yan, oh, complainant. Oo. Pag ngayon, ito yung order. Sa order, merong mga dispositive portion. Ang dispositive portion, yung order ng NTC. Ito, oh. Ito yung mga dispositive portion, oh. Hereby directs, hereby orders, hereby enjoin. May mando. Pinirmahan ng tatlo. Ano naman, may justisya ba kami dito? Di ba? Parang judge yan eh, na nag-file ng kaso at ang kaso nasa korte niya. May laban ba ka doon? Sir, what okay. Happens to the case if they all inhibit? Kasi may matitira pa ba? Kung ganoon, pwedeng i-reference to sa Department of Justice. So mag-assign yung DOJ na ng bagong mag-decide about this case. Kasi ang nangyayari dito, ang NTC, sila ang judge, sila ang fiscal, so sila din ang complainant. So yun ang nangyayari. So due process dictates a cold neutrality of an impartial judge and must appear to be impartial. So hindi na sila impartial but must appear to be impartial. And we can expect due process in this office, lalo na sa tatlong yung commissioner at yung dalawang deputy commissioners. In short, we cannot expect justice from the NTC in this case. The NTC is the judge, the NTC is the complainant, the NTC is the executioner. We cannot expect justice from the NTC. Well, dito, no, nag-question kami, no, sa authority kasi we feel that the three commissioners, the commissioner and her two deputies, dapat sila ang nag-hear ng kaso because this is of utmost importance and the public is interested in this issue. Ang public interest ito mataas, dapat silang tatlo ang nag-hear dito. So, dinelegate nila yun sa hearing officer. So, kinwestiyon namin, ano bang authority ng hearing officer para mag-conduct ng hearing instead of the commissioner and her two.
So, ayan na nga mga kababayan po natin. Ayan ang naging pahayag ng dalawang legal counsel ng SMNI. Itong si Attorney Mark Tolentino at Attorney Rolex Suplico. At gusto nila ngayon na bitawan na nitong mga opisyal ng NTC ang kaso. At dapat iba yung hawak dahil hindi nga umano pwede na sila na ang nag-file ng kaso. Sila pa ang maghuhusga. So, napaka-bias umano mga kababayan natin.